Ang unang pattern po natin para sa lesson 18 ay ang verb dictionary form koto ga dekimas, saka po yung noun ga dekimas. Okay? Tandaan po ninyo, verb dictionary form koto ga dekimas or noun ga dekimas. Okay po, kapag kapag verb ang gagamitin ninyo, ang gagamitin po ninyo is dictionary form, dinalagyan nyo po ng koto ga dekimas. Pero kung noun naman po, yan is noun ga dekimas po. Ang ibig sabihin po niyan is can be able to do. Can be able to do the verb or yung noun po. Okay po. Or sa Tagalog po, pwede po siyang makaka. Halimbawa, makakapagsalita ng Nihongo. Or pwede rin po siyang kayang. Okay? Kayang magsalita ng Nihongo. Okay po. Sa English po, ang ibig sabihin is kaya or can be able to do. Yun po ang ibig sabihin po niyan sa English. Okay po. So, dalawa po siya. Okay, it's either noun or kaya naman po verb. So tandaan po ninyo, kapag verb po ang gagamitin ninyo, ang kailangan po ninyo is dictionary form, nilalagyan nyo po ng koto ga dekimas. Pero kung noun naman po, napakasimple lang, noun ga dekimas. Okay po, noun ga dekimas. Ibig sabihin is kayang gawin ang verb or magagawa ang verb. Okay po, ngayon, tingnan nyo po yung unang example natin. Watashi wa kuruma no unten ga dekimasu. Watashi wa kuruma no unten ga dekimasu. Okay, ngayon, meron tayo ditong dekimasu. Okay, sensei, lahat po ba ng noun pwede pong ilagay po dyan? Okay, yung noun pong nailalagay nyo po dyan, basta po may kinalaman po sila sa kaya po ninyo. Okay, alam sabi nyo, anata ga dekimasu. Okay po, may mga pagkakataon po na mostly po nilalagay po dyan, mga noun na nag-i-indicate po ng action. Okay po, or kahit naman po mga noun na pwedeng lagyan ng action. Okay po, yun po ang nilalagay po dyan. Okay po, ngayon, tingnan po ninyo dito. Watashi wa kuruma no unten. Ang noun ko po dito is unten. May verb po yan, di ba napag-aralan po ninyo. Ang verb po niyan is unten shimasu. Diba po? Ngayon, yung unten shimasu, particle o po siya. Kasi verb siya. Pero dito po, ang nilagay po natin dito ay particle no. Kasi, ang gamit po ng unten dito, hindi po verb. Ang gamit po dito ay isang noun. Kasi nga, ga lang po ang nilagay natin dyan. Okay? So, watashi wa kuruma no. Kuruma no unten ga. Dekimas, tandaan ninyo, noun ga dekimas. Okay? So watashi wa kuruma no unten ga dekimas. Ang ibig sabihin po nito ay so, kaya kong mag-drive ng sasakyan. Kaya kong mag-drive ng sasakyan. Yun po ang ibig sabihin po ng sentence natin. Pwede nyo rin pong sabihin na makakapag-drive ng sasakyan or nakakapag-drive ng sasakyan. Ibig sabihin is kaya po niyang gawin po yun. Okay? Sa Tagalog po kasi, meron tayong kayang gawin. Pero sometimes po, hindi na sinasabi niya, ay, kaya mo bang ganito? Hindi po. Sinasabi natin, ay, makakaano ako, makakapunta ako dyan. Or, makakapag-drive ako. Ganun po yan. Okay po. Basta tandaan po ninyo, ang point po ng dekimas na to is kaya pong gawin ng isang tao kung yung noun or kayang gawin ng isang tao yung verb na ilalagay po ninyo. Yun po ang ibig sabihin ng sentence na to. Okay po. Next po. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Okay? Meron po tayong dekimasu dito. Ngayon, naglagay ako ng particle ga kasi ito pong nilagay ko po dito is nihongo or noun po yan. Okay? Nihongo na ibig sabihin po is Japanese language. So, watashi wa nihongo ga
Dekimas, napakasimple lang pong tandaan. Tandaan lang po ninyo na yan po is noun ga dekimas or kayang gawin na yung noun. Okay po? So, watashi wa nihongo ga dekimas. Baka isipin ninyo, alin ba yung kaya dito? Kaya ang nihongo? Hindi po ganun yan. Okay po? So, watashi wa nihongo ga dekimas. Ang ibig sabihin po nito ay, so, kaya kong magsalita ng Japanese language or Nihongo. Kaya kong magsalita ng Japanese language or Nihongo. Okay po? Ngayon, kapag kasi sa noun, ang problema po, hindi nyo po talaga agad malalaman kung ano yung kaya niya. Kasi kapag Nihongo, madami po kasi. Kaya mong magsulat gamit ang Nihongo. Kaya mong magsalita gamit ang Nihongo. Pero syempre, once na makaisip ka kasi ng language, iniisip nyo po agad na may kinalaman yun sa pagsasalita. Kaya ang nilagay ko po dyan is kaya kong magsalita ng Japanese language or Nihongo. Yun po ang ibig sabihin po yan. Okay? Next po, imoto wa piano ga dekimasu. Imoto wa piano ga dekimasu. Okay? Ngayon, meron kayong noun na piano dyan. Siyempre, kung iisipin ninyo, piano yung noun natin. Ano kaya yung appropriate na kaya niyang gawin sa piano? Ibig sabihin, kaya niyang tumugtog. Ganun po yan kapag noun po ang ilalagay ninyo. Okay po? So, imoto wa piano ga dekimasu. Ang ibig sabihin po nito ay, so, ang younger sister ay nakakatugtog ng piano or ang younger sister ay kayang tumugtog ng piano. Maaalin po dun yung translation ninyo, okay lang, kagaya ng sinabi ko. Basta ang tandaan po ninyo, ang ibig sabihin po kapag may koto ga dekimasu at dekimasu is kayang gawin ng isang tao yung isang bagay. Yun po yan. Okay po. Next po. Tomodachi wa suki ga dekimasu. Tomodachi wa suki ga dekimasu. Okay po. Ngayon, meron naman po tayong noun dito na suki. Yung sinabi ko kanina, yung suki po is yung meron pong dalawang para pong stick na pang para pong magpadulas or para pong magpatigil sa snow. Okay po. So, tomodachi wa suki ga dekimasu. So, meron na naman tayong suki din, meron tayong dekimasu. So, ang ibig sabihin po nito ay, so, ang kaibigan ay kayang mag-ski. Ang kaibigan ay kayang mag-ski. Okay po. Ngayon, kung ang dekimasu is kayang gawin ang verb, paano naman po namin gagawin sensei na hindi kaya? Okay? Madali lang po yan. Kapag hindi kaya, hindi kayo magnanay-form dito. Dito po kayo sa dulo lang magbabago. Ibig sabihin, kung meron kang dekimasu, gagawin nyo lang po siyang dekimasen. Yun po is hindi nyo na kaya. Halimbawa, hindi ko kayang mag-basketball or hindi ko kayang maglaro ng basketball. So, paano po siya? Watashi wa basketoboro ga dekimasen. Yung dulo po, gagawin nyo lang pong dekimasen. Ibig sabihin na po ng sentence ninyo is hindi kayang gawin yung noun or hindi kayang gawin ang verb. Okay? So, tatandaan po ninyo, noun ga dekimasen, yan po is kayang gawin. Okay po, tandaan din po ninyo na hindi porket sa Tagalog po ang ibig, may palaging may kayang. Okay? Pwede mong sabihin din na makakapunta sa SM. Makakapunta sa SM. Verb naman po kasi yung gamit po natin. Okay? Ibig sabihin, makakapo siya. Hindi po siya sinabing kayang gawin.
Okay po? Basta dapat po kapag nakarinig kayo or kapag may gusto kayong sabihin na ang ibig sabihin is kayang gawin, yan po is noun ga dekimas po. Ngayon, after po nito, meron naman po tayong verb dictionary form, koto ga dekimas. Next naman po is para naman po to sa verb, okay? So tandaan ninyo, kapag verb po naman, yan is verb dictionary form, koto ga dekimas. Verb dictionary form po dapat, then koto ga dekimas. Ang ibig sabihin po nun is kayang gawin ang verb. Kung kanina po, noun, ngayon naman po is verb naman po yung kaya ninyong gawin. Okay po? Ngayon, meron po tayong unang example dito. Rumti no jishusei wa nihongo o hanashimas. Rumti no jishusei wa nihongo o hanashimas. Dito muna po tayo sa hanashimas. Wala pa po yung conjugation. Wala pa po yung koto ga dekimas. Hanashimas lang po yan. So, ang ibig sabihin po niyan is, ang training ng Rumti ay magsasalita ng Japanese or ng Nihongo. Ang training ng Rumti ay magsasalita ng Japanese or ng Nihongo. Yun po yan. Okay? So ngayon, meron po tayong koto ga dekimas. Kagaya ng sinabi ko po, kapag koto ga dekimas, ang kailangan po natin is dictionary form. Meron po tayo ditong hanashimas. Okay. Ano po bang group ng hanashimas? Hanashimas po ay group 1 po. So ano po bang dictionary form po ng hanashimas? Ang dictionary form po ng hanashimas is hanasu. Okay, sa group 1, isang gagawin usan. So hanashimas, yan po is magiging hanasu. So yung sentence po natin is Rumti no jishusei wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Rumti no jishusei wa nihongo o hanasu koto ga dekimasu. Okay, kung kanina hanashimas lang, ngayon po, nagkaroon na tayo ng hanasu koto ga dekimasu. Okay, so ang ibig sabihin po ng sentence na to ay so, ang training ng Rumti ay kayang magsalita ng Japanese language or ng Nihongo. Ang training ng Rumti ay kayang magsalita ng Japanese language or ng Nihongo. Okay? So, tandaan po ninyo, koto ga dekimasu, ibig sabihin po niya is kayang gawin. Or, dapat po, ang kailangan po ninyong gawin bago kayo makabuo ng koto ga dekimasu is dapat po, gagawin nyo pong dictionary form po. Okay? Ngayon, sensei, pwede po kayang dictionary form din ga dekimasu lang. Bawal po yun. Okay? So, tandaan po ninyo, kapag yan is verb po, dapat meron siyang koto ga dekimasu. Bawal po yung verb dictionary form ga dekimasu po. Bawal po yun. Dapat po, koto ga dekimasu. Okay? Ngayon, kung meron po tayo itong kayang magsalita, pwede rin po siyang ang training ng Rumti ay makakapagsalita or nakakapagsalita ng Japanese. Ibig sabihin, kakayahan po yun. Okay? Dito po kasi sa koto ga dekimasu, sa verb po kasi meron silang dalawa. Meron kang ability at meron kang possibility. Okay? Yung ability po is abilidad ng isang tao na magawa na kaya niyang gawin yung isang bagay. Abilidad mo po. Kapag naman possibility, kaya mo lang gawin yung isang bagay. Okay. Paano po sabihin? Paano po ang pagkakaiba po ng dalawa? Okay. Katulad po nito, hanasu koto ga dekimasu. Ibig sabihin, kakayahan mong makapagsalita. Yan po is ability. Okay. Paano naman po kapag pag sinabing possibility? Okay po. Kapag sinabing possibility naman po, kunwari sasabihin mo po, kayang bumili ng tinapay sa supermarket. Kayang bumili ng tinapay sa supermarket. Yun po is possibility po. Okay po? Pero, ang pagkakaano naman po ng dalawa, same meaning lang naman po sila na kayang gawin po yan.
Okay? Pero syempre, baka isipin niya, ay, baka kaya lang talaga, abilidad lang na isang tao. Hindi po. Pwede po siya sa lahat. Basta po, ang ibig sabihin po niyan is kayang gawin. So, dalawa nga po yan. It's either ability or kakayahan ng isang tao or possibility, ibig sabihin, kayang gawin yung isang bagay dun sa isang lugar. Yun po yan. Okay? Katulad po nito, meron kayong hanaso koto gadekimas. So, yan po is naka-ability po. Yan po is abilidad po ng isang tao. Okay? Next po. Watashi wa yaku metoru gurai oyogimasu. Watashi wa hiyaku metoru gurai oyogimasu. So, watashi wa yaku metoru gurai oyogimasu. Naglagay po ako ng 100 meters po din gurai. Ibig sabihin, most likely or mga halos approximately 100 meters oyogimasu is to swim. Ibig sabihin, ako ay maglalangoy ng 100 meters, ng mga 100 meters. Ganun po yan. Ngayon, kung meron po kayong oyogimasu po dito, gagawin po natin siyang koto gadekimasu. So, ang kailangan po natin, yung oyogimasu po, gawin po natin siyang dictionary form. Ano po bang dictionary form ng oyogimasu? Oyogimasu po, yan po is magiging oyogu. So, meron na po tayo, watashi wa yaku metoru gurai oyogu koto gadekimasu. Watashi wa yaku metoru gurai oyogu koto ga dekimasu. Okay? Kung kanina oyogimasu lang yan na magsiswimming, ngayon naman po is oyogu koto ga dekimasu. Okay? So ngayon, iba na pong ibig sabihin yan kapag nakakoto ga dekimasu na. Parang katulad ng dati sa mga napag-aralan po natin simula ng lesson 14 hanggang lesson 17. Kapag iba na yung dulo, iba na rin po syempre ang ibig sabihin po niyan. Okay? Kaya sa lesson, simula lesson 14 hanggang lesson 18, kailangan po ninyong tandaan yung mga dulo na lang po at kung anong kailangan na conjugation po ng verb po ninyo dyan. Okay? So, oyogu koto ga dekimasu. Meron tayong sentence ngayon na watashi wa yaku metoru gurai oyogu koto ga dekimasu. Okay? So, ang ibig sabihin na po nito ay so, ako ay kayang maglangoy ng mga 100 meters or kaya kong maglangoy ng mga 100 meters. Okay? Ngayon, oyogu. Ano kaya yun? Ability so possibility. Okay po? Yan po is ability kasi kakayahan po ng isang tao yan. Okay? Ngayon, pero hindi po mahalaga yun. Hindi po mahalaga kung ability or possibility. Basta tandaan ninyo, basta ang ibig sabihin ng sentence ninyo ay kayang gawin yung isang verb, yan po is koto ga dekimasu. Yun lang po yung mahalaga po doon. Okay? Pero nakalagay kasi sa libro ninyo, or baka meron kasing ibang mga natuturo na meron siyang ability sa possibility. Totoo naman po, meron po silang dalawa. Okay? Pero yung meaning lang po nila is kayang gawin yung verb. Yun lang naman po yung mahalaga po doon. Okay po? Pero syempre, dapat yun din malaman na merong ability sa possibility. Kakayahan ng isang gawin yung isang bagay, kakayahan po ng tao na gawin yung isang bagay, yung possibility po, na magagawa yung isang bagay dun sa magagawa yung isang bagay hindi naman po siya ability. Okay po. Next po. Oketsuke de takushi o yobimasu. Oketsuke de takushi o yobimasu. Okay po. So meron tayong oketsuke de takushi o yobimasu. Okay? Ngayon, kapag pag sa mga ganitong pattern yung particle same pa din po sila po. Yung particle niyo noon hanggang ngayon yun pa din po yung particle po natin. Okay? So, oketsuke de takushi o yobimasu. Meron kang yobimasu po dito. So, ang ibig sabihin po nun is, tatawag ng taxi sa reception desk. Okay? Tatawag ng taxi sa reception desk. Okay po. Ngayon, meron tayo yobimasu dito. Gagawin po natin siyang koto ga dekimasu. So, yobimasu po, ang dictionary form po ng yobimasu ay yobu. So, meron po tayong oketsuke de takushi o yobu koto ga dekimasu. Oketsuke de takushi o yobu koto ga dekimasu. Okay. So, meron tayong yobu koto ga dekimasu. Tanoyin ko kayo, ability or possibility? Okay? Siya po is possibility. Hindi na po abilidad dyan. Posibilidad lang po or possibility lang po na gawin po yung isang bagay. Okay po? Yung mga abilities yung kakayahan po. Kaya maglangoy, kaya magsalita. Ito po kasing yobimasu is magagawa doon sa isang bagay. So, yan po is possibility. Pero ulitin ko, okay lang po yung kahit hindi nyo po alam. Okay po? So, oketsuke de takushi o yobu koto ga dekimasu. Okay? Kung kanina yobimasu, nang ibig sabihin is
tatawag, ngayon naman po is meron kayong yobu kotoga dekimas na po. So ang ibig sabihin po ng okets kide takushyo yobu kotoga dekimas ay so, kayang tumawag ng taxi sa reception desk or makakatawag ng taxi sa reception desk. Yun lang po yan. Okay po? Kayang gawin nyo isang action dun sa isang lugar. Okay po? So, kayang tumawag ng taxi sa reception desk or makakatawag ng taxi sa reception desk. Kung isipin po ninyo, yan po is kakayahan po yan. Okay po, kayang gawin po yung isang bagay dun sa isang lugar. Kaya po yun is naging possibility. Kaya tandaan po ninyo, basta ang ibig sabihin ng sentence ninyo is kayang gawin or magagawa yung isang bagay dun sa isang lugar, yun po is kotoga dekimas. Yan po yung tatandaan po ninyo. Okay po, ngayon, meron tayo susunod. Heya kara kunini den wa o kakimas. Heya kara kunini den wa o kakimas. Okay? So, meron kayong den wa o kakimas po dito. Okay po? Ibig sabihin po niyan is, kayang tumawag sa bansa mula sa kwarto. Ibig sabihin, makakatawag ako sa bansa o sarili kong bansa, dito lang sa kwarto. Okay po? Ngayon, meron tayong kakimas dito. So, kakimas, gagawin natin siyang kotoga dekimas. So, kakimas, gagawin natin yan po is magiging kakiru. So, meron tayong kakiru, kotoga, dekimas. Kung kanina meron tayong kakimas, ngayon naman po is meron tayong kakiru, kotoga, dekimas. So, heya kara kunini den wa o kakiru, kotoga, dekimas. Heya kara kunini den wa o kakiru, kotoga, dekimas. Okay po. So, ngayon, meron na tayong kakiru, kotoga, dekimas. Tanungin ko lang kayo. Ability or possibility. Kung ability yung sagot ninyo, mali po yan. Okay? Yan po is possibility din. Okay po? So, heya kara kunini den wa o kakiru kotoga dekimas. Ang ibig sabihin po nito ay okay? Makakatawag sa bansa. Bansa, kapag nakalagay na kuni dyan, ibig sabihin sariling bansa yan. Bakit po? Kasi sa libro po, sa Shinnihongo po, ang ginagamit po nila doon is kuni lang. Kasi syempre yung libro po, gagamitin po siya ng iba't ibang bansa. Okay po? So, makakatawag sa bansa mula sa kwarto. Okay? Mula sa kwartong ito, makakatawag or kayang tumawag sa sariling bansa. Okay po? Syempre, lalo na po ngayon, kaya natin tumawag kahit saan. Okay, bakit po? Kasi meron tayong cellphone po. Meron na tayong internet. Ganun na po yan. Okay po? So, makakatawag sa bansa mula sa kwarto o mula sa kwarto, kayang tumawag sa sariling bansa. Okay po? Tandaan po ninyo, yan po is yung verb dictionary form kotoga dekimas. Next po. Okay. Ito pong next po na verb natin, napag-aralan nyo na po yan. Tingnan po natin. Ginko de doro ni en o kaimas. Ginko de doro ni en o kaimas. Okay po. Ngayon, kung meron po tayong kaimas dito, kung naalala po ninyo, ang kaimas po yan, ang ibig sabihin po niya is to change or papalitan. Ngayon, kapag sa pera nyo po siya gagamitin, ganito po yan. Particle o kung ano yung currency na papalitan ninyo. Ngayon, kung gagawin nyo naman po siya ang ganong currency, yan po is particle ni. Katulad po dito, meron tayong dorus, dolyar. Doro ni en is yen o kaimas. So, ang ibig sabihin po nito is magpapalit ng yen papunta sa dollar sa bangko. Magpapalit ng yen papunta sa dollar sa bangko. Ibig sabihin, yung yen gagawin po niyang dollar. Kagaya na sinabi ko, ang particle nung papaltan yung currency is particle o. Then, yung, kung anong currency nyo siya papaltan, yan is particle ni. Halimbawa, sasabihin mo, papaltan yung peso papunta sa yen. Okay po, so ganito po siya. Yen ni peso o kaimas. Ganun po yan.
Okay po. So meron tayong kaimas po dito, gagawin natin dictionary form. Kaimas, kapag ginawang dictionary form yan po is Kairu. So meron tayong Ginkgo de Doroni en o Kairu koto ga dekimas. Ginkgo de Doroni en o Kairu koto ga dekimas. Okay? So meron tayong Kairu koto ga dekimas. Yung kanina meron lang tayong kaimas, ngayon is meron na tayong Kairu koto ga dekimas. So ang ibig sabihin po ng sentence na to ay so, kayang magpalit ng yen sa dollar sa bangko. Kayang magpalit ng yen papunta sa dollar doon po sa bangko. Okay po. So, ngayon, ang pinag-aralan po natin dito is koto ga dekimas. Ibig sabihin is kayang gawin yung verb. Ngayon, paano naman kapag hindi kayang gawin ng verb? Simple lang po yan. Yung dekimas po is gagawin po ninyong dekimasen. Okay? Halimbawa, hindi mo kayang maglangoy. Okay? Langoy is oyogimas. So, yan po is magiging Oyogu kotoga dekimasen. Oyogu kotoga dekimasen. Okay po. Ngayon, paano po sasabihin yon na hindi kayang gumamit ng chopstick or hindi makayang gumamit ng chopstick? Yan po is, ang to use po is tsukaimas. Tsukaimas po. So yan po is magiging hashi o tsukau kotoga dekimasen. Hashi o tsukau kotoga dekimasen. So, tatandaan lang po ninyo sa pattern pong to, meron kayong dalawa. It's either noun, pero kapag noun po, yan is ga dekimas. Pero kapag verb naman po, yan is verb dictionary form, koto ga dekimas. Kapag hindi kaya, yung dekimas, gagawin nyo lang pong dekimasen. Yung pong dictionary form, dictionary form pa din po yan, din koto ga dekimas. Yung babaguhin nyo lang po is yung dekimasen kapag hindi kayang gawin yung verb. Okay po? Yun lang po yung mahalaga po dito. Tandaan po ninyo, yung koto ga dekimas is ang ibig sabihin po is kayang gawin ng verb or magagawa ang verb or makakakain, depende po yan sa verb po na ilalagay po ninyo. Basta ang thought po niyan is kaya nyong gawin ang verb. Next naman po is confirmation po para po sa koto ga dekimas. Okay po. So confirmation po, ibig sabihin po, kailangan nyo pong sumagot dito ng hi or iye. Okay po. Sa koto ga dekimas lang po, tinatanong lang po kayo kung kaya nyo bang gawin yung isang verb. Okay po. Meron po tayong gita o hiku koto ga dekimas ka. Gita o hiku koto ga dekimas ka. So meron po tayong ka dito pero wala po tayong interrogative. Ibig sabihin kapag po ganyan, confirmation po yan. So gita o hiku koto ga dekimas ka, ang ibig sabihin po nito ay so, kaya mo bang tumugtog ng gitara? Kaya mo bang tumugtog ng gitara? Okay. Siyempre, kapag high lang, kagaya ng sinabi ko, kopyahin nyo lang yung pinakadulo. So, meron tayong high, hiku koto ga dekimas. Dapat kumpleto pong kukopyahin yan. Hindi po pwedeng high, koto ga dekimas. Hindi po ganun. So, high, hiku koto ga dekimas. High, hiku koto ga dekimas. Ibig sabihin, opo, marunong po. Ngayon, ang problema is ang iye. Okay? Kung naaalala ninyo, sinabi ko na rin po sa inyo ito noon. Okay po? Sensei, ano po ba yun? Di ba sabi ko, kapag ang tanong sa inyo ay merong particle ga, kapag nag-iye kayo, yung ga, gagawin ninyong wa. Kaya ganito po yung mangyayari dyan. Iye, hiku koto. Yung ga, gagawin ninyong wa. Yung ga, gagawin nyo po siyang wa. So, iye, hiku koto wa dekimasen. Iye, hiku koto wa dekimasen. Okay? Yan po ang pinakatama kapag nag-iye po kayo. Pinakatama po yan. Okay po? So, tatandaan nyo lang po, kapag nag-iye kayo, yung ga po ninyo, gagawin nyo po siyang wa. Kaya po, iye, hiku koto wa dekimasen.
Okay po, tandaan po ninyo. Pero syempre, pwede rin pong kumpleto sabihin ninyo, Gitao hikukoto ga dekimasu ka? Hai, gitao hikukoto ga dekimasu. Mas very good po yun. Or iye, iye, gitao hikukoto wa dekimasen. Pinakatama po yun kasi kumpleto po. Okay po, next example po. Nihon no uta o utau koto ga dekimasu ka? Nihon no uta o utau koto ga dekimasu ka? So meron po tayong nihon no uta. Ibig sabihin nyo, nihon no uta, Japanese song. Utau koto ga dekimasu ka? So ang ibig sabihin po ng sentence natin is, so, kaya mo bang kumanta ng Japanese song? Okay. Ngayon, pwede rin po kayong sumagot ng shortcut po kung sakaling hindi nyo naman po naiintindihan yung dulo. Pero syempre, impossible naman po makakasagot kayo kung hindi nyo naiintindihan yung dulo. Pero pwede pong shortcut lang yung sagot ninyo. So, nihon no utau, utau koto ga dekimasu ka? Kapag nag-hi kayo, pwede ang kopihin nyo na lang po is yung dekimasu. So, hi, dekimasu. Hi, dekimasu. Okay na po yun. Opo, kaya ko po. Ganun lang po siya. Ngayon, kapag nag-iye kayo, syempre, imbis na dekimasu, syempre, di ba, yung hindi kayang gawin yan, please gagawin nyo lang na dekimasen. Iye, dekimasen. Iye, dekimasen. Ganun lang po yung gagawin ninyo kung talaga ang gusto nyo po is simple lang na sagot. Lalo na po kapag conversation na mabilis na po kayong nag-uusap. Pero syempre, sa ngayon po talaga, kailangan lalo na yung mga baliktad po yung mga dila ninyo, kailangan mas maganda, mas mahaba, mas kumpleto, mas masasanay kayo, itama yung particle, itama yung pronunciation, itama yung putol ng sentence ninyo. Okay po? Pero syempre, pagpunta nyo sa Japan, kahit hindi siya kumpleto, okay lang po yan. Kasi pag minsan kasi ang mga training po sa ibang bansa, is kung natatanungin, doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu? Ano bang particle nung sabi ni Tantan Sensei? Particle. Eh, hindi nyo nalalaman yung particle. Okay? Yun po yung pinopoint out ko. Okay? Pagdating sa conversation, baka isipin nyo pa na isipin, ay, ano ba yung pinakatamang ganito, ganyan, ito, ganyan. Okay po? Siyempre, dapat alam nyo na po agad dyan. Pero kung sakali talagang hindi nyo po alam yung particle, hindi kayo sumasagot agad, mas maganda yung sumasagot kayo kahit mali yung particle ninyo pag actual sa conversation. Pero siyempre, mas maganda yung tama, yung smooth na smooth, walang pagkakamali. Okay po, sa tandaan po ninyo, pwede po siyang kopyahin po koto ga dekimasu or verb dictionary form koto ga dekimasu or pwede rin naman po siyang dekimasu lang or dekimasin. At tatandaan nyo lang po kapag kinumpleto po ninyo at nag-iye kayo, yung ga po ninyo gagawin nyo po siyang wa. Yun po yung pinakatama po. Wala po sa libro ninyo kasi sa libro po ninyo ang nakalagay lang po dyan is iye, dekimasu, saka iye, hai, dekimasu, saka iye, dekimasin.